So, hi, what's up guys? Welcome back to my channel. And again, maraming salamat po sa to all the subscribers na meron tayo. We're around on the way to 2,000 subscribers. And for a small YouTuber like me, malaking bagay na po yun. And also, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at napadaan ka pa lang dito sa channel ko, I encourage you to hit that like button, subscribe, and smash that notification bell para ma-update ka kapag may mga bago akong i-upload na video. And ngayon, ang pag-uusapan natin as second episode natin on Stockbroker's Review. And we're going to features today is PhilStock. No? But before we continue that one, I just want to give you some biblical quote and na pwede natin pagnilay-nilayan. This came from Proverbs chapter 20 verse 21, and eto po yung verse na sabi, pagnilay niya, the wise man saves for the future, but the foolish man spend whatever he gets. So again, we teach financial education, we teach financial literacy, not to become greedy, but to become more responsible. We are just a steward of God, of the Lord. So, yun. So, handa ka na ba for this session? Okay, kung ready na, let's go! So, yun guys, no? Ngayon, pag-usapan natin itong PhilStock, which is, pagpunta ka sa website ng PhilStock, ito yung makikita mo. So, pagpunta ka sa login, ayan, may client and may agent. So, I don't know if kung sino yung client, is for sure ikaw yun pagka after mong, pagka nag-register ka na sa kanila. But the agent is maybe their agent o yung mga office staff or na tumutulong sa'yo, siguro yung mga customer service. So, yan. But, pag kinlik mo, ayan, eto yung mabubungad sa'yo, eto yung homepage mo. Before I proceed with this, kung ano yung mga gusto, una, market is closed, so hindi natin talaga makikita kung gaano sila kabilis. But, the first thing I like, yun muna yung mga pag-uusapan natin sa PhilStock. The first thing I like about PhilStock is yung mobile apps nila, mobile application nila for me, and it is available sa iOS and Android. So, for me, ito very helpful sa akin kasi every time I travel, kapag lumalabas at wala ako sa bahay, dito ko lang sinisilip, and I can also trade, and very user-friendly yan. So, again, information lang, kung mag-open ka ng account, 2 valid ID, Philippine ID, then 5,000 pesos lang. Then, the platform, ayan, during market, titingnan natin. So, yan, ang isa pang nagugustuhan dito, ang dami rin, siguro it's not only PhilStock. Marami din mga broker that they give a free seminar, that's give education, and that's the best thing ng mga broker sa Pilipinas. They teach their client technical, fundamental, and how to choose the stocks. Kaya ngayon, if you will notice, marami rin talagang natututo sa pag-invest na stock market. So, okay. So, isa-isahin natin to ha. So, una, if you will notice, ito yung ticker nila. So, in my experience, may nagtatanong kung naglalag din ba ang PhilStock. Yes, naglag din yan. Especially those time na, and this is the history kasi ito eh, yung during that time that now is reached up to 20 pesos and the transaction in a single day is 1 billion. And marami nagre-reklamo yung isang broker lang daw o yung ibang broker lang nag-lag. To be honest, even the PhilStock lag, because I think that hindi pa tayo prepare sa ganun na biglang isang hindi naman siya blue chips, makakapag-trade ng a billion transaction in a single day at ang bilis, sobrang bilis ng transaction na yun. So, that's the people maraming nag-complain sa ibang broker. But all the broker that I have, I experienced naglag lahat yun. So, I think during this few months ago, yung dito,
and see na parang 2 billion yata naman yung transaction, nag-log din ng mga ito. So, okay. So, isang nagustuhan ko dito, if you're a trader, if you're gusto mo nang mabilis, pag-click mo dito, yan, tapos buy agad, makikita mo na kung magkano yung pera mo. Diba? Kung ilang shares, control mo kaagad. So, mabilis yung execution. Then, here's your balance kung gusto mong tignan. And, nandito yung price action, magkano. So, but, sa bilis, mabilis. Pero may mga bagay. Of course, I'm telling this in the perspective na there's something room, area for improvement. There's always room for improvement. Hindi naman lahat perfect. So, we check that one. And, eto yung mga na-comment ko. Comment kayo guys if you will agree kung mga PhilStocks user kayo. Minsan, etong ticker dito, let's say nandito, hindi tumutugma sa watchlist mo dito sa gilid. So, minsan, nakukonfuse ako. What is the actual price? Lalo na pag bibili ako ng stocks na ano ba yung gusto ko. And let's say, bibili ako ng SMPH, for example. Yan. Pagtingin ko dito sa SMPH, sa ticker niya, iba yung presyo. So, ako, mag-i-execute anong presyo yung gusto ko. Kasi gusto ko talaga, pag nagtitrade ako, mapasok agad ako. So, yon isa. Pangalawa, medyo marami pa silang, right, traders wise is okay. Pero, the information, kunyari, news. Wala sila masyadong news dito. And marami pang, yun yung mga hinahanap ko. Kunyari, pero if you will click this market depth, ayan, makikita mo naman dito, it's more on the technical perspective na pwede mong gamitin. Ayan, so ayan, tapos, depende sa stocks, no? Ayan yung gusto mo. So, ngayon, kung gusto mo lang naman ng eto, chart, ayan, guys, kung gusto mo ng stocks, gusto mong malaman yung chart, can click this. Actually, this is very small chart. Kung gusto mong palakihin, click mo lang tong icon na to. Ayan. So, dito, makaagawa ka ng technical analysis. But, ayan. Medyo mabaga lang. Pero, for me, okay na rin siya. Kasi, I do analysis not during market hours. So, I do analysis of trade hours. So, ang execution ko lang, of course, ma-execute mo yan kapag market open. So, eto lang siya. And, I have nothing to do. Okay naman yung ano niya. Yan, yung mga launcher niya. Kung gusto mo ng watch pack, kung gusto mo baguhin. So, hindi mo na kailangan i-click yan kasi eto na yan eh. So, if you want to edit lang, pag gusto mong i-expand, ganyan. So, another, ano na pupunta ka. Sa another icon. Pero hindi, ayan, eto yung makikita mo. But for me, dun tayo sa, simple lang, i-close ko na lang to. So, eto, kasi mas nakikita ko. So, ang alawa, masyadong konti yung watchlist mo. Kasi sa iba, di ba may set A, set B na watchlist. Sa mobile nila, ayun, mas kumpleto. May set A, set B, hanggang set C yun. Pero sa laptop o sa PC, eto lang ang makikita mo. So kung marami kang hawak, hindi mo makikita o gusto mo ng maraming watchlist lang, kailangan mo pang i-type dito. Then ano pa ba? Sa orders, walang problema. Ang isang issue ko pala dito sa PhilStock, guys, comment ha, this is my experience, maaring sa inyo, hindi nyo na-experience. Ang isang na-experience ko dito, every time I fund transfer, it takes 2 days bago ma-credit. So, yun. So, syempre, ikaw bilang trader, minsan pag nag-transfer ka, gusto mo, kaya ka nga nagka-transfer, you want to buy something. Pero, if 2 days, ano pa yung mabibili mo? Minsan yung gusto mong bilhin, iba na yung presyo. Right? Stocks na gusto mong bilhin. But anything else, if I going to rank this, i-grade ko siya 1 to 10, and 10 being the highest, for me, it is
8. No, siguro lang kasi comparing sa iba, yung mga transaction lahat, if you want to see transaction din, makikita mo kung anong sino mga broker, anong transaction. So ayan. But for me, may konting kulang na lang sila. Yun nga, yung mga news, yung mga broker, sino yung mga pumasok, and sana yun mabilis lang din mag-credit yung fund mo para at least nakikita mo talaga. Kasi ikaw yung trader. This platform will very suitable sa trader, sa day trader. Pag investor at naghahanap ka ng mga data, hindi ito. So, kung sabagay, if you want to see data naman, go to PSE Edge. No? I-provide ko na lang yung link. Yun yung hanapin mo kasi nandoon, legit lahat ng information, legit lahat ng report. No? So, I think that's the thing. So, other than that, okay naman, execution. So, sobrang bilis, nandito. Pag umorder ka, ayan, match lahat. Ako, happy ako sa execution. No? Isa pa pala, unlike with other traders' platforms that I have, kapag na-transact, may information agad ako, na may pictures na close, during end of day trading, na-inform ako. Dito, sa PhilStock, never ko na-experience na-inform ako. Nalalaman ko lang dahil i-check ko if the transaction or yung buy or yung sell ko is not close. So, titignan ko siya dito sa dito, if match or not. Pero, kung nasa labas ako, hindi ko na silip, hindi ako makaka-receive ng notification. So, yun lang. And this for me, I still use this PhilStock. I use it, I think 8 years na, using PhilStock. And I see how they change, how they evolve. So, sana more on evolve pa para mas mapabilis. And they never stop innovation. So, kudos for that. Yun lang, yung mga disclosure, yung mga analysis, sana napupost nila dito. And yung parang bear and bull, meron sana silang ganon. So, like sa other broker. So, yun lang. But overall, magandang gamitin ang PhilStock. So, with that, I hope you enjoy watching this video at may natutunan ka. Kung naghahanap ka pa ng isang broker para sa iyo, PhilStock can do. And huwag mo kalimutan, meron pang dadating ng mga review about other broker. So, eto, for trading, suit for you. So, yun lang. And once again, this is Bernard Duyon nagsasabing, bawat Pilipino may kakayahang masenso. And enjoy your trade, be profitable. Don't buy any stocks because you watch someone na nagsabi nito. Buy stocks because you are convinced that this stock is good and you did your due diligence, your analysis. So, happy trading to all of you. And ngayon pala, while doing this, holiday, kaya wala. So, but anyway, bukas sa trading day, let's see what will happen. And I will post again immediately kapag ka meron na. So, merong after the trading hours. So, again, this is Bernard Duyon nagsasabing, bawat Pilipino may kakayahang masenso. God bless you all, guys.